isda dito sa mga shallow sa fridge. Ito mga pana. Mamamana tayo ng isda. So, ito yung gagamitin natin. Tinatawag na balsa. So, napaka-delikado, no? So, pupunta tayo sa mga coral reefs gamit ang balsa. So, ayan. So, talaga adventure ito. So, medyo lumalakas yung alon. Siyempre, nakakapanginig kasi hindi tayo marunong lumangoy. Ayan, nasa halos malapit na tayo. Delikado. Ako, pag nahulog itong cellphone natin, wala pa naman tayong camera. Tumitingin kami ng coral reef. Pagdating ka pala. So nasa gitna kami ng dagat ngayon. Napakahirap ng buhay. Coral reefs at nahihirapan kami. Tulad ng sabi ko, nandito kami para mangulagitan ng sea urchin. Plamin namin mamaya. Oh, ayun, meron pang seaweeds. Yan. Ito ang uulamin namin mamaya. Hapunan namin yan. So, galing kami doon. Napakalayo ng pinunta namin. Gamit lamang ang balsa. Ano kayang klaseng seaweeds ito? Ito, masarap siguro ito, no? Kakaiba. Yan. So, dito lang muna kayo. Antabay kayo. At mahuhuli kami. Maraming coral reefs dito. Tatry natin sumisid. Napakayaman ng karagatan ng Santa Praxedes. So, makikita mo sa Lubog Island. Malapit na tayo sa Lubog Island. Seems near, pero napakalayo pa yan. Ayan, so magko-coral reefs muna tayo. Ayan, so ito naman po yung long-spined sea urchin. Ito yung tinatawag na pumapana. Kasi meron siyang mga projectiles na pwede kang masugat. Yan yung depensa niya sa kanyang sarili. So kapag linapit mo ang iyong kamay dyan at napifeel niya na natitreaten siya, naglalabas siya ng parang needles na pwedeng tumusok sa iyo. So defense mechanism yan. Pero ganun pa man, masarap na ulam ito. Hindi naman sila endangered sa lugar na to. So kaya pwede siya for human consumption. Yan, napakasarap yan. Lalaki ah. Yan. So, kararating lang namin dito sa playa. Nag-collect na kami ng sea urchins. So, napakalalaki. Napaka-dangerous pala nito. Kasi tignan nyo, kaya siya tinatawag ng pumapana. Kasi yan, yung mga spine niya, tinitira niyan parang pana. So, yan, mahihirapan kayo tanggalin ito. Ingat lang kayo pag kumukuha kayo nito. Napaka-delikado pala. Gumawa tayo ng apoy. Kasi giniginaw na kami. Napakalamig. Galing kami sa laot kanina. So take note lang itong mga sea urchins, hindi naman siya endangered species.
So, fit for human consumption ito. Ayan. So, wala tayong nilabag regarding dito sa paghuli o pagpatay ng mga nilalang dito sa karagatan.